Good morning po, Tambay. Good morning po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. Palagi po kayong mag-iingat ang bayan sa araw-araw. Kung sama kayo pupunta, palagi po kayong mag-iingat sa araw-araw. Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. Solusyon ni Bato sa utang ng Pilipinas. Ito ngayon ang solusyon, Tambayan, ni Bato sa utang ng Pilipinas. Mag-anak ng mag-anak pa kayo. Yan ang sinabi ni Bato de la Rosa. Yan ang solusyon niya sa utang sa Pilipinas. Mag-anak pa kayo. Kailangan daw magdagdag ng anak. Yan ang sinabi ni Kalbo. Kalbong walang utak, kalbong bobo, kalbong mangmang, kalbong tanga. Pro-China, taksil sa bayan. Taksil sa bayan si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa ay taksil sa bayan. Kaya pakiusap po sa taong bayan sa inyo, ang taong ito sa 2025 senatorial, huwag nyo nang iboto itong pro-China na si Bato de la Rosa, taksil sa bayan. Pinalamon ng taong bayan, pinapasulyo ng taong bayan, pinaaral ng taong bayan, taksil sa bayan. Itong si Bato de la Rosa. Dahil ito ay bata-bata ni Rodrigo Duterte. Basta bata-bata ni Rodrigo Duterte ay taksil sa bayan dahil sila ay pro-China. Sa kabila ng kaliwat kanan ng pambubuli, panggagago ng China sa bansa natin, pinagtanggol pa nila ang China. Yan ang tatak, Duterte boys. Mga hayop. Basta tatak, Duterte boys, mga hayop, walang malasakit sa bayan dahil sila ay pro-China, taksil sa bayan. Kaya sa 2020 election senatorial, huwag nyo nang iboto si Bato de la Rosa. Ito ang solusyon niya, kailangan na mag-anak ng mag-anak kayo. Yan ang solusyon niya sa utang sa Pilipinas. Para mabawasan daw, para mabawasan ang babayarang utang ng bawat Pilipino, iminungkahi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na mas maganda kung mag-anak ng marami para lumaki ang populasyon. At kapag lumaki ang populasyon, ay mas marami ang maghati-hati sa utang ng Pilipinas. Ang galing, no? Ang galing mag-suggest ang bobo, tanga, gago, pro-China, kalbong walang utak. Yan ang solusyon niya. Para daw maghati-hati ang Pilipino sa utang ng Pilipinas. Ang galing. Sa budget briefing ng Senado, binanggit ni De La Rosa ang tungkol sa utang ng bansa at ang pangamba ng mga pangkaraniwang Pilipino na kahit hindi pa pinapanganak, ang kanyang apo ay may nakaakda ng malaking utang. Tinukoy ni National Treasurer Rosalita de Leon na nasa 13.7 trillion na ang utang ng Pilipinas. 13.7 trillion ang outstanding debt ng Pilipinas. At sa susunod na taon ay magbabayad ang gobyerno ng aabot sa 1.911 trillion o 1.2 trillion para pambayad sa principal na utang at 670 billion piso para sa interes na kukunin din sa 5.68 trillion na proposed budget 2024 national budget. Nababahala si De La Rosa sa lumalaking per capital ng DIP o ang utang na babayaran ng bawat Pilipino na tinatayang humigit kumulang sa 150,000 na sinasabi naman ni Finance Secretary Benjamin Jokno na walang dapat ikakatakot ang mga Pilipino dahil ang utang bansa ay reasonable at manageable naman. Paliwanag pa ni Jokno, ibinaba ang deficit ng bansa sa 3% dahil sa komposisyon ng national budget na karamihan ay puro infrastructure na malaking tulong para sa pagtiyak na tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya na tiyak na mahihirap na makababayan din ang makikinabang. Ang isang mahirap umano na Pilipino ay hindi na
Hindi naman napakalaki ang buwis na binabayaran at maraming benepisyo ang nagukuha mula sa ibinabayad na buwis tulad ng libreng edukasyon, libreng healthcare, libreng social protection at marami pang iba. Yan. Ang galing magpaliwanag ang gobyerno pagdating dyan sa mga inuutang nila. Hindi pa nga pinapanganak ay may utang ng 150,000, 115,000 kada tao. Hindi pa pinapanganak. Kaya ang sabi ni De La Rosa, kailangan daw ng mag-anak daw ang mga Pilipino para daw maghati-hati sa 115 na utang na bawat Pilipino na hindi pa pinapanganak. Ganyan taong bayan ang binoto yung senador Bupols. Ganyan. Ganyan katindi. Pag-isip itong si Bupols na kalbo na pro-China, taksil sa bayan na si De La Rosa. Ganyan sa mag-isip. Mag-anak ng marami para maghati-hati daw sa 115,000 utang na Pilipino kada Pilipino na hindi pa pinapanganak. Yan. Yan ang solusyon niya. Ganyan ka Bupols. Kita nyo na itong bayan, ang binoto nyo yung mga senador. Nakita nyo na? Kaya nagalit-silit siyang basa natin. Ang binoburto nyo itong bayan, wala namang malasakit sa bayan yan. Diyan sila magaling sa pira. Basta pira, diyan magaling. Di ba? Diyan sila magaling sa pira. Kung paano sila makakurakot. Kung paano sila kikita, diyan magaling palating sa pira. Pero pagbansa na nga ang pinag-usapan, kita nyo naman ngayon, naghihirap ang bansa natin. Di ba? Kaya naghihirap ang bansa natin dahil kasalanan nyo na ito ang bayan, binuto nyo ang mga Bupols. Ha? Mga Bupols, magkakapatid, mag-ina, nandiyan sa Senado. Mag-ina, nandiyan sa Senado, magkakapatid na sa Senado. Wala namang nangyari sa Pilipinas. May nangyari ba sa Pilipinas? Mag-ina, mag... Di ba? Mag-ina, magkakapatid na sa Senado. May nangyari ba sa Pilipinas? May nangyari ba? Di ba wala?